Oh, mga hello, hello. Hi guys, good morning. Today is Saturday. It's already 7:30 and sunduin ko si Mrs. Tapos dumaan ako dito sa pie shop. Ito kasi yung pie shop nila dito. Ito lang yung bukas. Ito yung bukas during early in the morning around 7:30. So bukas to siya. So nag-order ako ng 2 hot chocolate para sa akin at saka para kay wife. Okay guys. May nagtatanong kasi dito guys na around aside doon sa halimbawa, for example, wala kang experience sa dairy farming, pwede ka bang makapunta dito? Nagtanong-tanong ako guys kung ano ba talaga kung yung mga ibang mga Pilipino na hindi related yun sa yung ano nila, yung course nila, ay bakit sila nakapunta dito? Kaya guys, sa akin, experience lang kasi ang inano ko sa akin. So, nag-experience ako. Pero yung iba, hindi related yung ano nila, pero nakapunta dito. So, ang ginawa pala nila guys is, nag-aral sila dito ng dairy farming ng 3 months. Kasi mayroong accredited school sa New Zealand na pwede kang mag-aral ng dairy farming ng 3 months. No. Okay, so mamaya i-discuss ko siya guys after ng ano. So, dapat panoorin nyo yung video ko, ng buong video ko. Baka kasi makatulong to sa inyo. So, like, bigyan ko kayo na. Pwede kayong makapag-work dito sa New Zealand by means of, like, in a dairy farm ha, by means of a student visa. Like mag-apply ka sa Pilipinas ng student visa sa mga doon. Tapos aral ka dito ng 3 months. Kasi ang gusto kasi ng mga employer dito guys is talagang face to face kayong ma-interview. Kasi dito hindi uso yung sa opisina kayo mag-ano, lalo pag nag-apply ka ng dairy farming. Hindi uso dito na opisina ka pupunta. Punta ka doon pero i-ano kanila, i-tour kanila sa farm. Okay, kung mag-aral ka dito ng dairy farming as 3 months accredited school na nandito sa New Zealand, pwede kang turuan ka doon lahat ng mga actual na trabaho talaga. So, advantage yun sa mga pupunta dito na mag-aaral like 3 months. Aside doon kung wala kang experience talaga na gusto mo talagang mag-aral dito. Okay, so mamaya guys, sasabihin ko sa inyo kung magkano, kung anong school, kasi tinanong ko kasi yung kasama ko pala dito sa trabaho, Pilipino din, nag-aral pala siya dito before siya pumunta dito. Kumbaga, wala siyang dairy experience sa Pilipinas, tapos nag-aral lang siya dito. Okay guys, so yep, thank you. So ayan, saglit lang ha, paalis na. Yeah, it's alright. Naalis na kasi ako. So, yun. Ito yun, shepherd pie. Dalawa. So, ayan. Saglit lang guys, kasi susunduin ko lang yung wife ko. Tapos, hold on. Ayan, malamig na dito. Ang lamig na talaga. Ayun. Kasi nga pupunta ako, aalis ako. So susunduin ko na si Mrs. Yan, bumili mo na ako ng hot chocolate. So ayan. So saglit guys, babalikan ko kayo ha. Okay. By the way, yung mga disclaimer dito. Itong video nito ay ginagawa ko based doon sa mga tinatanongan ko mga information. So, kung ano yung mga sinasabi ko dito is nagtatanong ako sa mga tao na naka-experience. So, this video is, ginagawa ko is by experience. Okay? So, experience po ito.
yung sa mga taong tinatanungan ko, mayroon silang experience. Sinishare ko lang to. Please subscribe my YouTube channel. And then mag-comment kayo sa baba. I-like ninyo. At para sa discussion, sa ano ngayon, sa sasabihin ko ngayon ito. So mag-comment kayo sa baba kung ano yung gusto nyong itanong o sabihin sa akin about sa kaganapan ngayon. So this is Rods para sa kalaman ng lahat. Okay. So welcome back to my channel. So ngayon guys, itong vlog na to is connected to doon sa mga last two previous videos ko. So yung unang sa video ko na paano mag-apply dito sa New Zealand. So lately, just recently lang nalaman ko na ito palang kasama ko dito sa farm na Pinoy na isa is nag-aral pala siya dito. So doon sa nagme-message sa akin tungkol sa mga job opportunity sa dairy farming. So ngayon ulitin ko yung explanation, intindihin nyo para hindi kayo hindi na paulit-ulit tayo magpaliwanag. So para may chance ka maka-apply ng work as a dairy farm dito sa New Zealand, mayroong dalawang options. Okay. Mayroon dalawang options. Nung una, ang sinabi ko doon sa naglit lang guys Nung una, ang sinabi ko doon sa unang video ko is mag-experience ka ng 2 years. Dates ko ng tawag nito. Tapos di mo na ako. Mag-experience ka ng ng 2 years. Pero ngayon ka lang nalaman na meron din palang recently ko lang nalaman na pure barley guys, masarap. Ngayon ko lang nalaman na ito palang kasama ko dito is nag-aral siya dito sa accredited school dito sa New Zealand. So napag-isipan ko na gagawa ko ng video about ano ang dalawang options na yon. So ganito yon ang dalawang options na yan. So una, tandradan. So yun, ang una. Una, meron akong sinulat dito na talagang para hindi ako magano. Ayan, sinulat ko siya guys. Sinulat ko talaga siya. So una, mag-apply ka either directly sa isang employer through sa recruitment agency sa Pilipinas. Kasi maraming website dito kung saan nag-advertise ang employer. So, yun yung doon sa sinabi ko dati. Yung paano mag-apply dito sa New Zealand. So, mag-apply ka sa mga legitimate na mga recruitment agency. Okay, legitimate. Take note, legitimate ang sinasabi ko. And then, kung may employer na interested sa'yo, papadalhan ka ng job offer. So, through contract. Wait. Dadalang ka ng kontrata. So ngayon, bawal naman ang direct hiring or processing kaya kailangan ng maghanap ng local recruitment. Morning, Maria. And then, para i-process yung papers mo, make sure ng agency is legitimate by checking in the POAA. So may mga agency na accredited dito sa New Zealand. I think yun yung previous video ko sinabi ko sa inyo, mayroong dalawa. Okay. Mabuti pa mag-apply kayo direct sa isang maayos na agency. Kagaya ng binigay ko doon sa previous previous video ko. Doon sa previous video ko, sinabi ko sa inyo na apply kayo sa mga legitimate na mga agency talaga. Ayun.
mag-apply through a legitimate recruitment agency na may job order galing sa employer. Okay? Matagal. Okay. Medyo may katagalan pero at least legal 'yon. So ang qualification noon, sinabi ko na doon sa ano sa previous video ko na kailangan 2 years relevant work experience. 'Yun yung pinakauna. 'Yun yung una na kasi di ba binigyan ko 'yan ng dalawang option. 'Yun yung una. Yung mag-apply ka sa mga recruitment agency. So panoorin niyo na yung pag-apply ko sa ano yung paano mag-apply sa New Zealand. Nandoon yung ano yung sinasabi ko. Ito yung pangalawa. Ang second option is mag-apply ka ng student visa at mag-aral ng isang short courses sa agriculture dito sa New Zealand. Okay, meron akong kasama dito na Pilipino na nag-aral siya. At yung accredited school dito sa New Zealand na pwede kang mag-aral ng dairy farming for 3 months. Kung hindi ako nang mali, yun ang sabi niya, 3 months. Dalawa kasi sila dito, isa yung Pilipino, isa yung hindi. So mag-aral ka dito sa New Zealand ng 3 months sa accredited school as a dairy farming. Lahat dito guys ituturo. Pero ganito kasi yon. Para makuha ang student visa, kailangan mo ma-prove sa Immigration New Zealand na may background ka sa agriculture. Either nagtrabaho ka sa farm or agriculture ang natapos mo. May mga private training establishment dito pero medyo magastos. Yung pinakamura is around 6,000 NZ dollar ang tuition fee. 3 months ang training nila. So kung sa Pilipinas yan around mga siguro mga $500,000. Kailangan may pira kang panggastos habang nandito ka sa New Zealand. Like 1,200 per month kasi so... Yun ang sinasabi ha, yung, kasi tinatanong ko siya, kung 3 months yung training mo, kailangan may pundo ka sa bank para sustentuhan ang sarili mo. Kasi nga guys, ang application mo dito is student visa. Kumbaga mag-aaral ka dito ng 3 months. Kailangan active yung bank account mo, regular deposits with withdrawal. May mga training school na tutulungan kang ihanap ng work habang nasa training ka pa. Like sabi nga, like sinabi ko nga, yung isa sa mga kakilala ko dito, isa sa mga kaibigan ko dito guys, Nag-aral siya dito, galing sa Pilipinas, nag-aral siya dito sa accredited school dito sa New Zealand for dairy farmer. Patapos 3 months siyang nag-training dito, kumbaga student visa ang ano niya. Ang gagastusin mo talaga lahat-lahat is around 500,000 pesos. Yes. Because I think there are how many Maria, how much is your tuition fee in I will not going to mention the school, the accredited school that you studied here in New Zealand. I will to 7 grand. 7,000. So around, so I am near, so around 6,000 to 7,000 New Zealand dollar. Am I right? Yeah. Oh. So siya din kasi is nag-aaral din dito. So dalawa kasi sila nandito. They are both studying in the accredited school in New Zealand, because I taking a video. Oh, yeah. To help my fellow men because they are want to work here in New Zealand. Yeah. So I asked them because there are 2 options whether they are undergo recruitment agency or they were going to undergo the school that you are in Christchurch, right? Yeah. So I will not mention any accredited school because you know I don't because they were not going to pay me anyway. Okay. Ayun na nga. So, walang sweldo yon. Kung andito ka sa Christchurch mag-aral, pwede kayong ipasok ng trainee sa ibang farms. So, ang kagandahan kasi dito, guys, after you finished your, is it training or you are going to study? Yeah, study and training. Both. Yeah. If you were going to study and training, both there, going to study actual. So, ituturo nila sa inyo yun. So, actual nila. So, ang advantage nito is hindi ka mahirapan mag-apply kasi after mo mag-training dito sa New Zealand guys, ang employer they want to interview you face to face. So it is not like in the Philippines that they were going to interview in a office. No, here in New Zealand, if you are applying sa dairy farm, they were going to interview you and they were going to bring you in a farm talaga. So, itutour ka nila sa farm. So, after that, makita ng employer na face-to-face kayo nag-interview. So, yun, they were going to hire.
Kasi dito sa New Zealand, marami kasi ang ano, kailangan pa kasi ng mga dairy farming kasi mostly kasi dito naglipata na rin kasi, naglipata na rin sa Canada. Okay? Ayun. So, yun. So, kung gusto nyong malaman guys talaga yung ano, again, ilalagay ko sa baba, yun, sa baba, i-click nyo yung YouTube channel ko doon, ilagay ko sa baba kung paano mag-apply kayo dito. So, kung mayroon kayong mga tanong o gustong itanong, i-comment nyo na lang guys. Sasagutin ko yung hanggat maaari yung lahat ng tanong ninyo. Okay? So, thank you for watching my video. Sana nakahelp ako, nakatulong ako sa inyo. So, yun, binigay ko na yung dalawa. So, pwede ka pala ditong mag-student visa. Mag-aral ka ng 3 months. Gagastos ka nga lang around 500,000. Medyo malaki-laki din. So, that is around 6,000 to 7,000 New Zealand dollar. Okay? So, i-comment nyo yung mga tanong nyo sa baba. So, para malaman natin ma-discuss. So, thank you for watching guys and hope I can help you in any ways. Okay? So, don't forget to subscribe my YouTube channel guys. And thank you very much for watching. So, see you in the next video. So, my next video is I will going to... Siguro, ano ko sa inyo yung ano nga ba ang ginagawa ng mga dairy farmer during sa day off nila dito sa New Zealand. Okay? So, abangan nyo yan guys. Thank you for watching. Bye!